Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Oh, kung bago ka pa lang na napadaan sa aking channel ha, paki-like, share, and subscribe mo muna itong channel ko bago tayo gumawa ng bagong kaalaman guys. Sa mga baguhan pa lang sowers dyan guys. At eto nga guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano i-operate itong portable sewing machine na ito guys ay nanggaling pa sa Japan. Kaya ito ay hindi pwedeng isaksak sa 220 voltage ng kuryente. Kaya ito ay 110. Kaya ang ihahanda natin guys ay syempre itong transformer na 110 ang voltage. Pwede sa 110, pwede sa 220 guys. Ito. Nakasaksak na siya dito. At next is ito ang kanyang power on. Ayan, i-on ko na siya. Ayan, naka-on na siya guys. Pansin nyo yung ilaw niya dito, nakabukas na din bago tayo mag-umpisa. Ayan, ito naman guys, yung kung gusto mo pwedeng pabilisin yung tahi, ito ang i-a-adjust nyo. Tapos ito yung mga stitches niya guys. Ito, mamimili lang kayo sa mga stitches niya kung anong gusto nyo, kung itong number 1, number 2 hanggang 10 guys. Ito yung kanyang design ng stitches. Ayan, tapos ito naman yung kung papaano siya higpitan yung tahi niya. Makikita nyo naman kung yung tahi niya dito ay maluwag ba o masikip, dito nyo sa i-a-adjust. Tapos ito naman guys, ito yung reverse. Kapag gusto nating i-reverse yung tahi at gusto nating ilock, ito lang yung reverse niya guys. At ito naman yung ilalim niya, nandito yung ito yung bobbin case niya, dito nakalagay. Ganto guys ang pag-alis ng bobbin case. Ito, iaangat muna natin ito. Tsaka natin siya hihilahin. Ayan, nandito yung ito ang bobbin case at ito yung kanyang winder guys. Ito, ganito guys ang paglalagay. Ayan. Ito, dito naka-side. Tapos ipasok natin siyang ganon. Tapos makikita natin ito. Itong sinulid na to. Ganyan. Ayan, nakikita nyo naman kung paano ko siya ilagay. Tapos kapag tapos na natin siyang ilagay, ipapasok na natin siya dito sa kanyang anong tawag dito. Yan dapat niyang pagkalagyan. Hintayin lang natin guys. Na ikot-ikot natin tapos yan. Pag narinig niyo yung lock na yung tunog na yun, ibig sabihin okay na siya guys. Ngayon dito naman tayo sa taas. At isasarado na natin. Sa mga baguhang servers pa lang dyan guys, sundan nyo itong ginagawa ko. Kung meron man kayong portable na sewing machine na ganito, ganun lang kasimple ang paggamit. Dito naman tayo sa taas guys, ito yung kanyang winder o yung kanyang anuhan ng sinulid para magkaroon siya ng laman. Kung gusto natin siyang i-wind, iisod lang siya natin sa kanan, tapos i-open natin yung power. Ito, i-on natin ito at makikita natin, ayan, iikot na siya. Ayan, nag-aano na siya ng sinulid guys. Ayan, hintay natin nag-dumami dahil ng sinulid. Pagtapos na guys, i-stop ulit natin siya dito. Push natin ang button na to. Ayan, nag-stop na siya. Ngayon, magtatahi naman tayo o maglalagay tayo ng ilalagay natin itong sinulid dito para
nakapagtahi na tayo. Ang gagawin natin guys is iisod lang natin siya sa pakaliwa, ganun. Tapos kunin natin yung sinulid. Ayan, pag magtatahi tayo, isa-side lang natin siya sa left side. Tapos ganito yung paglalagay ng sinulid guys, dito kasunod dito. Tapos may araw naman dito guys, nakikita nyo, sundan nyo na lang yun. Kung yung portable nyo nga ay may ganito ring araw, ayan dito, sinuot ko siya dito sa ilalim. Tapos dito itinaas ko. Tapos ito guys, nakaultaw na yan. Ayan, ayan, kumikilos siya guys kapag pinihit ko dito. Ito guys, kung gusto nyong ipataasin yung ano at para lagyan natin ng sinulid, pihitin nyo lang siya dito guys at tataas at bababa na siya. Doon natin ilalagay yung sinulid. Ito. Ayan. Ayun, nandun na siya sa nakasabit na siya doon guys. Tapos ibababa na natin siya dito sa karayom. Ayan. Pero bago natin isuot yung karayom guys, pakikita ko naman sa inyo kung paano hubarin o tanggalin yung karayom niya para alam nyo rin kung paano siyang tanggalin at ibalik. Ayan. Ito guys, ito ang pipihitin natin pababa. Ayan, o, natanggal na natin yung karayom. Ang pagbabalik guys, ito guys, butas niya, siguraduhin nyo na nandito sa harap, sa side natin. Ayan, ilalagay ko na ulit siya guys. Ayan, may butas naman dyan na para sa kanya talaga. Tapos ilak natin siya, pihitin natin pataas. Ayan. Tapos ito guys, yung put niya dito lang. Ayan, natanggal. Kung mapapansin nyo guys, natanggal na yung put niya. Dito lang siya. Ito lang yung i-adjust nyo para bumaba yung foot. At kung gusto naman nating ibalik na yung foot niya, itapat natin siya dito sa may ukab, sa may anong yun. Yan, tapos yung ilalim na to ibababa natin. Ito. Ayan guys, ito. Ayan, ibababa natin siyang ganun. Ayan. At isasakto natin siya doon sa kanyang sa foot niya. Ayan. Tingnan nyo na lang yung gagawin ko guys at sundan nyo na rin. Ayan guys, yan. Yan, okay na. Pag tinaas ulit siya guys, ayun na. Ayan. Kapag umangat na yung foot guys, pwede rin namang paglalagay ng karayo, ng sinulid ay nakababa yung foot niya. Ganyan, para mas makita natin yung butas. Ayan. Saka natin isuot sa parting ito yung, ayan guys, pagkasuot natin ganon, itaas na natin tong foot. Taas natin siya at ilagay natin siya dito sa ilalim dito, dito sa gitnang ito, ilagay natin sa ilalim. Tapos pihitin natin tong dito sa right side para makuha natin yung sinulid doon sa ilalim. Ayan, pipihitin ko na guys para makuha niya yung sinulid. Yun, ganun lang ang pagkuha ng sinulid sa ilalim guys. Eto na. Yan. Ito yung sinulid sa ilalim, yung galing sa ilalim. Tapos ang pagpi-place niyan bago tayo magtahi sa ilalim doon sa back, sa likuran niya. Ngayon guys, test naman natin yung kanyang mga stitches. Ayan.
At iseset muna natin kung saan natin siya gustong ilagay na stitches. Kayo na lang guys ang mamiti. Ilalagay ko siya sa number 2. Pipihitin lang natin to guys. Ayan, nasa number 2 na tayo. Ito, kung saan ito nakatapat, yun yung lalabas na stitches sa kanya. Ayan, testingin na natin guys. Basta ito yung speed niya. Yung speed niya guys, pagka nagtatahinak, kung gusto mong pabilisin, ito. Tapos ito, yung ilagay lang natin to sa number 2 para tama lang yung higpit niya. Ayan, pindutin ko na guys. Ayan yung kanyang stitches, mabagal. Tapos guys, pipihitin ko to. I-adjust ko, tingnan nyo. Yan, ang pang-pa-speed niya. Balik na natin sa pagbagal. Ayan yung number 2 stitches niya. Okay. Kung gusto nating i-reverse, ito. Mapapansin nyo, nag-reverse na siya. Tapos, bitawan nyo lang ulit. At, ayan, okay na. Tapos, kung gusto nyo isa pang balik, tapos, i-stop nyo na siya. Kapag tapos na kayo, tapos, iangat yun yung foot at hilahin nyo ito palik, papunta sa likod. Ayan. Try naman natin tong zigzag nya. Number 4. Baba ulit natin ang foot. At open natin. Number 4 stitches. Kita ko sa inyo yung tahi niya. Wow! Napakaganda naman ang tahi niya. Pulidong-pulido. At tamang-tama lang itong adjust natin dito. Number 2 sa kanyang tahi.